So today is May 12 and kahapon hindi tayo natuloy kasi may mga hindi talaga natuloy. So ito na naman ang aking hair. Tapos yung hairband ko na garter chenilin wala na naman. So kahapon hindi ako nakapag-outro dahil after ko noon nanood ako ng mga vlog, then nakatulog. Tapos nagising na ako gabi na. Pagising ko, kain, and bumili kami ng ice cream. So, yun. At, nalibang na ako kakanood. And, hindi na rin ako nakapag-open ng camera kasi nga, kapag nag-open ako, wala na naman akong flash, madilim na naman. So, yun, sorry, wala akong outro. And, try ko makapag-edit ngayon kasi today, Friday. So, mostly, nasa government ako or maybe Ortigas. So, yan. And, kahapon, yan. Hindi ako nakasama sa shooting kasi nga, from 3 a.m. gising na ako until 7 p.m. Yun yung routine ko. So, yung start ng shoot is 8 a.m. So, ang preparation, 6 a.m. So, dapat nag-breakfast ka na lahat-lahat para hanggang mamayang gabi alive and kicking ka. Then, after naman nun, uwian na. At sabi din ng isa kong manager, pag-practicean ko na nga daw yung pagbe-behind the scene. So, nagbe-behind the scene ako, guys. Depende yon sa sitwasyon. Kasi may mga behind the scene na hindi siya pwedeng ilabas and may mga behind the scene na pwede mong ilabas. So, yung ano ko, yung isa kong manager, sinabihan ako, dapat mag-practice ka na sa behind the scene, sa photography, ganyan. So, yung isa kong manager, kinakamusta ko kung okay na ba yung shoot ko, kung okay na yung mga benefits ko, so yun. So, yung isa kong manager, may pagka malambing na mainhin. Yun nga, si Mayora. So, yan. And yun, naging okay naman yung flow, pero nakakapagod siya. And pinayagan ako na hindi pumasok. Kasi ang next shoot sa Makati and sa condo din siya gagawin. So, dahil condo yun, and marami kami, siguro, I think, yung condo na next location is mas maliit compared dun sa ginalawan namin. Kaya, naiwan na lang din ako. So, yun yung ganap. And yung commercial na yun, or kung ano man yun, hindi ko alam kung kailan siya ipapalabas sa TV, or kung saan siya ilalabas. So, kaya wala din ako mailalagay na link sa baba kung about saan yun. Kasi nga, ang inform lang sa akin ay mag-behind the scene ako. So, hindi naman din nila alam sa other client, nagbe-behind the scene ako kasi hindi ko naman din sa kanila sinasabi yung ginagawa ko. At hindi rin nila alam yung aking channel. Mas okay na hindi nila alam yung channel ko compare naman sa alam nila, diba? Kasi, nakakailang kapag yung taong kasama ko, alam nila na nagbablog ako, hindi ako makakagalaw ng matino. Kasi maraming tao, nasanay din sa harap ng camera, pero alam mo yon yung story ng buhay mo, halos kabisado na nila. So, mas okay sa akin yung ibang tao yung nanonood sa akin na malayo sa akin na hindi nila ako everyday makikita and compare doon sa everyday mo makakasama. Ayan guys, so ginawa ko yung katulad ng ginawa ni Ate Perfecta. Inayos ko yung mga brush and dito lang ako natutuwa sa brush na yan. Plus, eto. So, hindi ko alam kung nalinis ko siya maigi kasi meron pa akong nakikita na foundation dito. Pero, binrush ko siya doon sa sponge na panlinis mismo ng brush. And, ito yung nakasabit. Hindi pa siya naayos. Hindi pa napapatahi. So, ayan. Tapos, ito, nabawasan na yan. And, ito ilalagay ko to sa banyo. Lagayan ko ng toothbrush. So, ito. Tapos ito, gagawin ko na lang memo pad. So, ayan, magulo pa siya. Yun, nandito sa ilalim, mga bag. And itong printer, inayos na. Yung traveling bag, kit, ayan na siya. Mga memo pad din laman yan. Then ito, next kong lalabhan. So, ayan, magulo pa guys. So, ayan. Tapos ang susuotin ko, ito, baliktad siya, no? Jumper. Kaso, straight siya, wala siyang botones dito sa gilid, kaya mahirap siyang suotin, tsaka tanggalin kapag ka, limbawa, naihi ka na, ganun. Tapos, yung size niya, small. S kasi nakalagay dito eh. Yan o. S. So, eto, galing to kay Ate Beng.
yung sinasabi ko sa inyong pinsan ko, tapos yung short ko lumabas na. So yan. At si Ate Beng, nung dati, okay-okay pa yung buhay niya, ganyan, binibigyan niya ako ng mga damit. Kaya lahat din ng mga damit na hindi naka siya sa akin, binibigay ko doon sa mga pamangkin namin. Doon din sa Paranaque. Kaso ngayon, wala na sila sa Paranaque. Yung damit, nandito. Si tita, hindi rin dumating. Kaya, nandiyan siya. Ngayon, kailangan ko siyang bantayan kasi baka ngat-ngatin siya ng daga. Pasensya sa mukha ko kasi pawis ka agad ako, te. So, yun ang mahirap dito, guys, kapag pawisin ka. Okay pala, no, pag walang ilaw dito sa ano. Ah, yung bonnet ko, kaya nawala. Ito, guys, oh. Nalaban ko na siya. Pero iba kong sombrero nandun pa. So, yan. Maliligo na ako kagad, guys, kasi adose ngayon. Dapat, just in case, kukuha na ako ng sahod ko. Or, saktong akin sa ganun. And, hindi ko nga alam kung makakapagbigay ako ng mama. Tapos, sabi ni daddy, yun nga, pupunta kami sa Guess bukas. Bibilan siguro kami ng damit. Mga damit ko, hindi na siya kasya. Yung iba, lumuwag na sa pagkaluma. Tapos, yung iba naman, ano na, yung alam mo yun, yung banda dito nung pantalon mo, kakabrush ng kakabrush, mabubutas na. So, yun. Tapos, ang ginagamit ko na lang yung jug, yung wrangler, and yung iba lumuwag na. Tapos, nakita rin ni daddy yung jug ko na parang elephant. Matagal na yun. Ano pa ako nun? Grade 6. Mga ganun. Ano siya? Hanggang ngayon kasi siya sa akin. Kasi, kada bibilan ako ng pantalon dati, lagi may allowance. So, ngayon, lahat ng mga pantalon ko may allowance. Inano na ako. Kasyang-kasya na siya sa akin. So, ngayon, meron din ako na kulduroy ba yun? Yung pantalon na pauro guhit-guhit, kulduroy. Mukha ko lalaki doon, guys. So, once ko lang siya nasuot, ang brand yata nun, Lee. Yun yung brand niya, guys. So, kung ano yung pinasuot sa akin na pantalon, hindi ko pwedeng tanggihan. Kasi nga, yung brand din nun, ang mahal. So, yung bata ako, mukha tuloy ako lalaki. Tapos lahat ng suot ko, maluwag sa akin. Kaya akala mo, hindi sa akin. Kaya ngayon, ano na yung edad ko, ngayon lang sila nagkasya sa akin. So, yun. At, yan guys, ano na ako, liligo. And, try kong mag-makeup-makeup. Tapos, about sa makeup, guys, tinignan ko yung mga makeup ko. Konti lang pala yung makeup ko. Tapos, kailangan ko na rin gamitin yung cake foundation ng Passion 21 kasi baka abuti siya na expiration. So, ang pangit lang doon sa Passion 21, wala siya yung exactly na nakalagay kung kailan yung expiration date niya compared doon sa Maybelline. Kaya, favorite ko yung Maybelline, guys. Although, kahit na, ano, although na kahit pa, eh, no? Ano, yung sobrang mahal niya, pero yung, ano mo naman, yung security mo or yung about doon sa expiration, mamomonitor mo siya kung kailan siya mag-expire and hindi mo siya as in magagamit na kasi alam mo kung kailan yung expiration noon. So, yun. And, chinek ko kahapon yung mga gamit ko kung kailan yung expiration niya kasi sayang. Sayang siya. So, ngayon, wala naman akong biniling makeup o kahit na ano. Bumibili lang ako kapag kailangan ko siya. Or, katulad yan, concealer, ubos na. Kaya, yun lang yung binibili ko. Hindi na ako yung kailangan ganito, kailangan ganyan para pagka nag-open ako ng vlog, may makikita kayo sa akin na makeup, although, di ba, buka ba akong makeup artist, di ba, hindi. So, priority ko talaga photography. Then, gusto ko din matuto, sinabi ko na yun sa inyo, pero kung hindi para sa akin yung makeup, hindi ko pipilitin. Kaya, ayun, tsaka inisip ko, kung dadami yung makeup ko, hindi ako marunong, sayang siya, di ba? Kaya, kailangan kong gamitin sa tama rin yung pera ko, kasi, sinabihan din ako nung makeup artist, sabi niya, kailangan mag-ayos ka kasi marami tayong artist na nakikita. Kailangan presentable ka pa rin, hindi yung ganyan yung itsura mo. Itsura ko, diba? Nabura na yung press powder ko. Press powder lang yun, guys. Press powder, tapos lip tint. Kasi nga, sabi ni ate, sis Masaya Kim,
kailangan kong matutong mag-retouch para syempre maging presentable ako. Ina-apply ko naman siya, pero just in case na marami na kaming ginagawa, hindi na ako nagme-makeup. Lalo, nag-outdoor kami guys, sobrang init sa labas. Kaya kapag ka nag-press powder ako, mamumuo yan dito. Tapos ito, oh, kakalinis ko ng bahay, ang bilis mag-chop ng Beautix. So, kung gusto mong umarte, te, huwag kang maglinis ng bahay. So, ayan. Tapos, next target ko yung CR para pumuti yung sahig. Pero, try kong i-check kung merong baking soda. Tapos, yung suka. Hindi ko pwedeng gamitin yung suka namin dito. Magagalit si daddy sa akin. Tapos, bibili ako ng sarili kong baking soda. So, yun. Yan, guys. Ano na ako sa inyo. Nag-update na ako. And, yung vlog ko, hindi siya updated. Sorry. And guys, bisitahin niyo yung vlogger.com ko and paki-follow na din. Please. At sinishare ko na siya guys sa ano sa FB. Tapos si soon to be si soon to be boylet. Ewan ko doon kung kailan niya feel mag-message, ganun siya. Pero iniisip ko na lang kasi ano, busy. Parang ako din, busy. Iniisip niya na lang din na busy ako. Kasi baka pagka tumawag siya sa akin o nag-text katulad niya na siya shooting kami, mapapagalitan ako kapag nakakita ako nag-text. So, ganun na rin iniisip ko sa kanya. Lalo na eh, madalas ang duty niya sa outdoor. Kaya, kung kailan lang siya pwedeng mag-message, mag-text, etc. Yun lang din. So, pati sa kanya taliwas yung schedule ko. And, hinahanap ko yung picture ni Crush para iniisip ko kasi sunod-sunod siya. From Crush, sa minahal mo na, sa naging jowa mo na, yung sa mga manliligaw mo, and dun sa mga susunod pang kabanata, diba? Kaso hindi ko makita yung picture kasi ganyan siya kaliit as in. Kasi ginupit ko lang siya noon. Tapos lumipat na kami ng bahay, nagulo-gulo na. So yun, hindi ko na alam kung nasa yung picture. Tatatagan natin yung mukha ko, te. Kakapalan natin yan para maipakita ko sa inyo yung picture nila ko sino yun. And yung iba, guys, pasintabi na lang doon sa mga naging asawa nila. Kasi for sure, lahat yung mga ipopost ko, puro may asawa na. Except dito, kay soon to be boylet. So, yun. Siya na lang yung wala ding asawa. So, lahat ng mga naging crush ko, yung nanligaw sa akin, ganyan, lahat yun may mga asawa na. So, hindi ko nga alam kung ipapaalam ko pa nga sa kanila kung pwede kong ilabas yung picture or ilalabas ko na lang talaga siya. And hindi ko naman din sinabi na sa kanila, sa mga tao na kakakilala sa akin na meron akong vlog. So yun, ang hirap ng ginagawa ko guys, no? Pero yun nga, gusto ko rin i-share sa inyo and para hindi tayo na-judge ng bonggang-bongga. And alam din nila yung mga pinagdaanan ko at hindi rin nila tayo masasabihan na alam din ito. First time mo lang bang magka-jowa, ganyan. So yun, at later na lang, ingay sa taas. Bakit kaya? Hi guys, so today is May 11 and today is Mother's Day.